Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 416 ng Abot Kami na Pangarap. Merong unknown number na nagko-call kay Dr. Carlos, sinagot niya to. Nagulat siya na si Irene pala to at na-hold up daw siya, tinangay daw yung bag niya kaya humihingi siya ng tulong kay Carlos. Hindi naman naniniwala si Carlos dahil nga gumagawa lang ito ng palusot. Nagsasabi ako ng totoo, Carlos, malapit ako dito sa bahay niyo. Umalis ka na dyan, Irene. Paano ka nakapunta dyan kung na-hold up ka? Meron tumulong sa akin, humingi ako ng tulong para makapunta rito sa lugar mo. Tulungan mo ko please, nagmamakaawa ako sa'yo Carlos, ikaw lang kilala ko rito. Hindi kita tutulungan, Irene. Pinagbabaan niya na ng telepono. Pagkatapos dumating yung gwardiya ng subdivision at nakuha nga itong bag ni Irene ngunit wala na itong laman. Samantalang si Moira galit na galit nga kay Lynette. Napakalandi mo, kulang na lamang halika mo yung asawa ko. Kaya sabi ko na nga ba Moira eh, hindi ka pa rin talaga nagbabago, nagpapanggap ka lang. Sabi ni Moira no, talagang naglalandian pa talaga kayo, hindi na kayo nahiya. Ang dami-dami mga tao sa paligid ninyo, ginagawa niyo pa talaga yan. Ako, kriminal ako, pero alam ko yung mga ginagawa ninyo. Dahil ako, mabait na ako, pero hindi ko pa rin mapigilan yung galit ko dahil sa ginagawa ninyo, sabi naman ni Lynette. Akala ko ba nagbabait-baitan ka lang, ha? Talaga nagpapanggap ka lang talaga eh. Ngayon nagkaroon tuloy ng pagkakataon si Madam Lotus na isagawa na nga yung kanilang planong pang-hostage sa lahat ng tao na nandito sa May City Jail. At nagkasuguran na nga itong dalawa. Nagkasabunutan pa si Lynette saka si Moira. Ngunit nagpaputok ng baril itong si Madam Lotus sa entablado. Sabi niya, ang ini ninyo, nakakaringgi kayo. Talagang binubog lahat ng mga City Jail guards. Pati sina Doktora Minor, Doktor Meneses, sino-stage, tinutukan ng mga patalim, at hawak-hawak ni Madam Lotus tumbarin. Sinigawan niya silang lahat, natakot silang lahat at naantala ang kanilang pag-aaway. Ito namang si Moira, yakap-yakap si Zoe, at takot din ito. Samantala, lahat ng mga city jail guards ay bugbog sarado, maging si Warden ay wala rin nagawa, diba? Dahil nga ang bibilis kumilos, mga maliligse, saka malalakas itong mga inmates na to. Talagang nanalo sila. Ngayon sabi naman ni Madam Lotus, lahat ng mga jail guards ipasok sa kabilang kwarto. At pagkatapos, hiwalay nga itong mga hostages no, na galing sa Apex. Ayan na, pinapasok sila. Bilis, bilisan ninyo. Tutukang baril eh, sabi ni Doc RJ, teka lang, saglit, tinulungan na nga namin kayo, pumunta kami rito sa City Jail para tulungan kayo, tas ganito pa yung gagawin niyo sa amin, sabi ni Madam Lotus, wala kang pakialam, sige na, ipasok na yung mga yan, siligawan niya si Doc RJ, at eto pa si Warden, wala rin nagawa, dahil nga tinutukan siya ng baril eh, ngayon sa kabila sila, hindi sila pinagsama ng mga hostages, ng mga civilian, na galing ang Apex. Sabi naman ni Warden, huwag mo nang ituloy ito, Lotus. Dinadagdagan mo lang ang kasalanan mo. Wala ka rin naman mapapala eh. Sabi nung isang babae, alam mo Warden, palasak na yung palusot mong yan. Ako nga ay nagnako lang ako ng gatas para sa anak ko. Pero yung babae nagpakulong sa akin, isinisi lahat sa akin. Pero ngayon wala pa rin uusad tong kaso ko. Ha? Nandito pa rin ako naghihirap at halos isang taon na ako dito. Ngayon eto na. Sabi ni na Lotus, tumahimik kayong lahat. Huwag kayong umiyak, sabi ni Mildred, di ba? Ngayon, lahat ng mga inmates na nandito, kung gusto ninyong bumalik sa inyong selda, pinapayagan ko na kayong bumalik. Pwede naman kayong sumama dito eh. Pwede niyo naman kaming samahan eh, pero kung gusto ninyong bumalik sa selda ninyo, sige na. Binibigyan ko na kayo ng abiso, bumalik na kayo. Tumayo na silang lahat. Ngunit itong si Moira hindi na umalis dahil nga sinasamahan nga niya si Zoe. Tutok ang baril. Teka, ba't parang wala si Giselle? Nasaan siya? Tinatago niyo ba siya? Sabi ni Doktora Minor sa kanya ni Doc Meneses. Umalis po siya. Nagsisinungaling ka, tinatago mo siya. Hindi ho, nagsasabi ho kami ng totoo. Umalis po talaga siya kanina dahil nakita niya si Moira na lumabas ang pag-uugali nito kaya nadismaya siya. Talaga nga naman sinuswerte yung babae niya. Pero okay na rin. Dahil siya mismo ang gagawa ng ipapagawa ko. Pero ipapaalam ko lang sa inyo ah. Si Giselle mismo ang dahilan kung bakit nandito kayo. Kaya kung merong mamamatay sa inyo, wala kayong ibang sisihin kundi si Giselle lang, nagkakaintindihan tayo. Tapos nakabalik na nga si Giselle sa Apex. Sabi niya, alam mo Eric, wala pa rin pinagbago si Moira. Tukoy ko na talaga nagpapanggap lang siya ng pag-uugali.
talagang napaka-demonyo niya, sabi naman ni Eric. Talagang hindi na talaga magbabago yung si Moira. Samantala, ito namang si Moira, sabi niya, ano bang tinitingin-tingin mo dyan? Sabi naman ni RJ, Moira, talagang nagpapanggap ka lang talaga. Talagang hindi kami naniniwala sa'yo noong una eh. Sabi naman ni Moira, alam mo, wala akong kinalaman dito. Ha? Binabayaran ni Giselle niya si Lotus. Parang nasaktan ako dito eh. Si Lotus ang sumasaktan sa akin dito. Kaya hindi ko kakampihan mangyan, wala akong kinalaman dito sa pagkaka-hostage sa inyo. Kaya hindi ko to palabas. Sabi naman ni Doc Meneses, eh bakit naman niya sasaktan si Giselle? Ba't naman niya to gawin? Eh samantalang si Giselle mismo nagbabayad sa kanya. Aba, ewan ko. Yan ang kailangan natin alamin. Si Giselle lang ang makakasagot niyan, sabi ni Moira. Sabi naman ni Zoe, Annalyn, ba't mo pa kasi naisip tong medical mission na to eh? Yan tuloy, nandito tayo ngayon. Sabi naman ng mga inmates, hoy, Tanyag, umupo ka nga dyan kasi nga napikon nga si Moira eh. Susuguri na naman si Lynette, diba? Kaya natawa ko dito sa eksena to eh. Ngayon sabi nga ni Nurse Eva sa kanina Nurse Karen, sa kanina Regan, ngayon mo pa talaga inisip yan, sinisisi mo pa si Dr. Santos. Sabi naman ni Zoe, eh kasi naman eh, nandito tayo ngayon, hostage tayong lahat dito. Eh sana hindi mo na sana to inisip pa, Annalyn. Sabi naman ni Annalyn, wala naman may ginusto nito eh. Saka naman si Tita Giselle, siya lang naman ang pake ni Madam Lotus, saka mabait siya. Nakausap ko siya kanina, paano mo naman nasabi ha, na mabait niyang Lotus na yan? Sabi ni Zoe, sabi naman ni Mildred, hoy hoy hoy, ang iingin ninyo ah, tumayimik nga kayo, saka huwag kayong umiyak, nakakarindi kayo. Samantala, tumawag tong si Jesus, sabi niya, oh, ano naman tong kailangan mo, Lotus? Wala akong panahon dyan. Hawak ko mga tauhan mo sa Apex. Ano to? This is a joke? No, this is not a joke. Totoong sinasabi ko, Giselle. Hawak ko ang buhay nilang lahat. Ang hiling ko lang naman ay makausap ang anak ko. Di ba napag-usapan na natin to? Eh, posibleng hindi mo alam. Sabi naman ni Eric, Giselle, tinan mo tong balita. Nagkakaroon ng hostage taking sa Miss City Jail. Oo, no, totoo nga. Oo na, sige na. I believe in you. Naniniwala na ako. Ano ba yung papagawa mo sa akin? Di ba napag-usapan na natin to, Giselle? Kailangan makausap ko ang anak ko. O sige, sige, anong pangalan niya? Carla Madrigal. Sige, papahanap ko siya. Within 20 minutes, babalikan kita, Giselle. Kailangan makausap ko na ang anak ko sa loob ng 20 minuto. Dahil kung hindi, merong mamamatay sa mga tauhan mo dyan sa Apex. Hindi mo naman gugustuhin yun, di ba? Kailangan mong sundin ang ipapagawa ko sa'yo. Dahil anak ko siya eh. Ha? Ngayon, simula nung nakulong ako, hindi na ako dinadalo ng anak ko dahil dyan sa mga in-laws ko. Sila na mismo ang may hawak sa anak ko at sila mismo ang nagdedesisyon dito na hindi ko alam. Ako ang ina at magkakaroon siya ng brain surgery. Delikado yun para sa kanya, baka hindi na kami magkita. Kaya kakausapin ko ang anak ko para mapigilan ang operasyon na isasagawa sa kanya. Dahil ayoko na sila mismo ang masunod dahil ako ang ina. Ina rin ako, sabi niya no. Sabi naman ni Giselle, naiintindihan kita, Lotus. Sige, babalikan kita. Ngayon, pupuntahan na nga ni Giselle itong si Carla. Hinanap niya sa nurse. Sabi niya, nurse, nandito ba si Carla Madrigal? Narinig siya ng tita. Ako po ang tiyahin niya. Bakit po? Kasi hawak ni Lotus yung mga tauhan ko sa Apex. Lahat hostage niya. Narinig ni Justin. Kaya kailangan natin itigil ang operation. Hindi dapat. Bakit nasa loob siya ng OR? Ha? Ilabas natin siya. Giselle, kumalma ka. Hindi mo pwedeng ihinto ang procedure dahil nagsisimula na ito. Hindi pwede, Eric. Dahil kinakailangan makausap ni Lotus ang anak niya. Ito ang utos niya. Dahil kapag hindi ako tumupad sa kanya, papatay siya. Mamamatay ang isa sa mga tauhan natin. Sa Apex, nandoon ang mga kamag-anak ko, mga pamangkin ko, at ang kapatid ko na si Robert, sabi niya. Ngayon, eto na si Mildred. Check nga natin tong puso mo. Wala akong maramdaman na puso. Wala kang puso, abe. Eh, alam niyo ba, gusto ko talaga maging doktor dati, sabi naman ni Zoe. Baliktad naman kasi boba, sabi naman ni Nanas Eva sa kanilas Karin. Huwag mo sinabi yun, sabi naman ni Mildred. Hoy, ikaw, sabi naman ni Moira. Nag-uusap lang kami, Mildred. O, nag-uusap lang kami. Hindi, hindi ka rito, tumayo ka. Uy, Mildred, wag, sabi ni Moira. Tumayo si RJ, tinutukan ng baril. Ano, makikialam kayo? Alam mo ikaw, kagaya ka talaga ng nanay mo, impactay, no? Talagang napakataray mo, sabi naman ni Annalyn. Ate Mildred,
nag-uusap lang po talaga kami ni Zoe. Pagpasensya niyo ho siya. Pasalamat ka, kilala ko tong si Doktora Annalyn Santos dahil apo to ng kumari ko na si Susan. Ha? Oh no. Tatahimik ka naman pala eh. Good girl ka naman pala eh. Sabi niya no. Ngayon ito namang sabi ni ano, tita ni Carla, walang nga talaga yan si ano, Leticia. Kaya kami na talaga humawak kay Carla eh. Na talagang kriminal ang nanay niya. Talagang hindi kami naniniwala sa kanya. Noong una pinatay niya ang kapatid ko, tapos ngayon, nagawa pa niya mang hostage taking. Sabi naman ni Giselle, kailangan kong sundin ang sinasabi ng main hostage. Dahil kailangan niya masunod. Tatawag siya maya-maya dito, sabi naman ni Justine. Diba ang kailangan lang naman niya is makausap ang anak niya? Dad, meron na ako naisip na paraan, sabi ni Justine. Yun pala, gagamitin niya ang ano, ang artificial intelligence voice. Matalino talaga si Justine eh, parang si Giselle manang mana sa nanay niya. Ngayon, sabi naman ni ano, Lotus, hindi ko pa rin nakakausap si Giselle. Talagang hindi talaga siya tumutupad sa usapan ko. Alam mo, Bogart, kapag hindi pa rin tumawag yan si Giselle at hindi niya sinagot ang tawag ko, dalhin mo rito si Doktora Annalyn. Hello, hello, Lotus. Ako to si Giselle. Pasensya ka na at natagalan kami kasi nasa emergency room pa kasi ang anak mo, kinuha namin. Hello, anak. Ikaw na ba yan? Opo, ma. Ako po ito. Anak, huwag mo nang ituloy ang operation ha. Opo, ma. Hindi ko po itutuloy ito. Pero meron lang po akong request sa inyo. Ano yun, anak? Itigil niyo na po yung pag-hostage taking. Sige, sige, anak. Tutupad ako sa napag-usapan natin. I love you. Mahal na mahal kita. Tumigil na yung ano, call. Saglit lang sila nagkausap. Ang laki talaga nang naitulong ni Justine, sabi naman ni Giselle. Ano na? Lotus, tutupad ka na ba sa usapan? Nagawa ko na yung hinihiling mo. Maraming salamat, Giselle. Okay, sige. Marunong naman akong kausap eh. Pakakawalan ko ang ilan sa mga hostages. Pero meron pa ako isang kondisyon, hindi lahat. Dahil meron ako ititira. Ano, Bogart, nakausap ko na yung anak ko. Nagkayakapan sila. Ngayon, dumating na nga itong si Bogart. Sabi niya, tabi, tabi. Kinausap si Mildred, bumulong. Ngayon sabi ni Mildred, makinig kayong lahat sa akin. Ito'y galing sa utos ni Madam Lotus. Meron tayong good news. Magpapalabas kami, okay? Ngunit, iilan lamang. Dala may iwan dito ay mga kamag-anak ni Doktora Annalyn Santos. O ikaw, Moira, ituro mo sa amin kung sino mga kamag-anak ni Doktora Santos. Siyempre, alam na natin ang mangyayari dito, mga kapuso. Hindi ituturo ni Moira si Zoe. Kasi anak niya yun, ililigtas niya yun eh. Kaya ang may iwan ay sina RJ, Lynette at si Annalyn na naman. Si Annalyn na naman ang malalagay sa peligro ang buhay saka si Lynette. At heto, lumaban si RJ at muntikan siyang mababaril dito. Dito natin malalaman kung tuluyan bang mababaril si RJ o hindi. Yan ang pakatunghayan natin bukas, mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaari makahingi ako sinong subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po, mga kapuso, and God bless us all. Thank you.